Hello guys, welcome back to this channel. So, kagigising ko pa lang ngayon. Medyo obvious dahil gulo-gulo pa talaga yung buhok ko. And dahil weekend naman, medyo tanghali na ako nagising. Pero as in, kagigising ko pa lang. At gusto ko na agad mag-video dahil meron akong gustong i-share sa inyo. I'm wearing this smartwatch. So, this is what we're going to unbox today and we're going to try. Pero, sunod ko na siya magdamag. Bilang ang hirap ko naman talagang makatulog. And gusto ko matrack yung sleep ko. Dahil meron tayong tinatawag na light sleep at meron din tayong tinatawag na deep sleep, which is more important daw. And baka naman sabihin nyo, kakagising pa lang daw, pero parang naka-lipstick na. Hindi yung lipstick yan. This is a lip balm, yung tinted lip balm. Kasi biglang nag-chop yung lips ko. Ang sakit niya. Siguro nung nakaraan na video natin, diba, nag-review tayo ng maraming mga iba't ibang mga lipstick, tsaka lip tint, ayan. Siguro yun yung naging dahilan. So, ang sakit niya talaga. So, natulog ako with a tinted lip balm. O, diba, may explanation. So, eto na nga. So, ito guys, yan. Suot ko siya magdamag, diba, o, almost 2 o'clock na. Pero, kakagigising ko pala. So, ganyan talaga ang routine ko. So, papakita ko sa inyo. Ayan siya. So, marami itong mga features. Nakikita nyo naman. Meron siyang mga kung anik-anik dito. But, mamaya na natin pag-usapan yan. For now, let's take a look at my sleep. So, in fairness, nagkaroon ako ng 5 hours and 15 minutes na sleep. Simula kaninang umaga. Kasi, umaga na ako natulog. So, light sleep. Ayan. Ang bilis naman niya. So, light sleep out of that 5 hours and 15 minutes is 2 hours and 23 minutes, and then deep sleep is 2 hours and 52 minutes. So, which is more important daw talaga yung deep sleep kasi dun tayo nakakapag rejuvenate. Later, ipapakita ko sa inyo yung unboxing video nito and i-check natin yung ibang mga features nito and kung accurate ba siya. So, try natin guys na maglakad-lakad dito gamit ang ating smartwatch kung makakailang steps tayo. And as you can see, wala na mga dine-in dito ngayon kasi bawal na naman. So, yan, mga grab
food lang. Ayan, malungkot ang mga palipaligid. So, lakad-lakad lang tayo. At nandito ako ngayon sa landmark dahil may binili ako na laruan ni baby kasi may pinapabili siya. And then, nagmamadali lang ako talaga dahil GC or ECQ na naman sa Monday, kaya kailangan akong pumunta sa grocery at bumili ng ilang mga kailangan namin sa bahay. And at the same time, para matry na rin natin itong ating smartwatch kung ilang steps ang magagawa natin sa araw na ito. So ayan, nandito tayo guys. On the way sa supermarket, na mamadali ako kasi late na yung announcement na ECQ na naman by Monday, although hanggang April 4 lang siya, pero di rin natin alam kung gano'n ba talaga tatagal yan. So, mamadali na ako para makabili ako dito. So, ayan guys, nandito na ako. Ayan, tingnan nyo yung mga shelves nila. Wala na naman mga laman. Ako, ano ba yan? So yun guys, ang mga naganap ngayong araw na to, so naka 3,000 plus steps ako for the day. Usually, ang goal ko talaga is 10,000 steps, and pag lumalabas ako at pupunta ako sa mall, nakaka 10,000 steps ako or more. Tapos naglalakad pa ako sa rooftop pagkatapos. Eh ngayon, kahit gusto ko man maka 10,000 steps, ang aga nagsarado ng mga mall. So mabilis lang ako, nagmadali lang ako kasi after the announcement na by March 29, start ulit tayo ng ECQ, and then after that, hindi naman until 8 April 4, pero after that, hindi naman natin alam kung ano mangyayari, kung extended ba ulit ang ECQ or babalik pa tayo sa GCQ. So, yung mga essentials na kailangan namin dito sa bahay, especially ni baby, so binili ko na muna. So, nagmamadali ako, and wala na halos din mabilhan ng mga pagkain kasi sarado na sila. Ang bilis-bilis na lang nag-close. Tapos, yung naabutan ko na lang nga actually is Serenity. Tapos, bumili lang ako ng mga ilang items sa grocery, and then, ang mga ibang shelves nga nila doon, wala na rin laman as you have seen earlier. So, yun. Anyway, balik tayo dito sa ating smartwatch. Marami itong mga features na nagagamit ko. Well, actually, yung ano naman, yung number of steps. Actually, sa cellphone, meron na rin yan eh. Pwede din kayo mag-download ng app. Fit Cloud din. Itong i-download nyo dito. Fit Cloud nga ba? Ilagay ko dito. Tapos, yan. So, marami din kayong magagawa dito. May mga iba-ibang klaseng measurement dito. Tapos, ito lang siya yung kit siya. Dito lang siya chinacharge. Hindi na mo siya kailangan i-insert. Ipapatong mo lang siya dito. It's magnetic yung charger niya. Ang ano lang kasi dito is hindi actually accurate yung blood pressure monitor niya kasi meron ako dito sa bahay na Omron dahil nga lagi akong kuya tumataas yung blood pressure ko, especially nung bago ko manganak. So meron kami nung BP monitor dito, and hindi siya accurate kasi dito sobrang baba ng BP ko, pero actually below normal yung BP ko dito, pero pag sa blood pressure monitor dito yung ginagamit namin na Omron is medyo mataas. Kaya yun, yun lang yung downside niya. Tapos hindi ko rin alam kung gaano ka-accurate yung heart rate, yung ECG, especially also and blood oxygen. I don't know how they measure that. Yung sleep, siguro baka close to accurate. Pero yung ano, yung mga ibang features na hindi masyado. Ang number of steps, parang accurate siya kasi trinay ko siya, naglakad ako sa rooftop. Diba kasi parang itong mga ganitong smartwatch, eh, nagbe-base sila dun sa ano, sa paggalaw mo. So, tinatry ko siya na kung gagalaw-galaw lang ako ng ganito, kung magka-count siya ng steps or gaganon-ganon lang ako kasi 'di ba parang nagsusway-sway na ganyan na pag lumalakad tayo. So, 'yun, hindi siya nagka-count as a number of steps dito. So, nakakatuwa rin. This one is ang SRP niya. I got this from Oppo. Ang SRP daw nila is 3,990 pesos. Pero marami kang mabibiling ganito na iba't ibang klase. Parang meron nga din kamukha to sa Shopee and Lazada na mas mura naman. Iba nga lang yung brand name nila. Pero same features. Tapos yung display niya na pinakita ko sa inyo kanina, downloadable siya. So, pwede nyo siyang palit-palitan. Yun. Okay na rin naman siya. Tapos gusto nyo rin na parang ano, yung messages ninyo, yung lagi hindi kayo tumitingin sa cellphone ninyo, especially kung nandun kayo sa labas, gusto nyo lang ma-view yung mga messages sa inyo, as long as open yung Bluetooth, connected siya sa Bluetooth ng phone ninyo. So yon, makikita ninyo dito yung mga messages. The only thing is that, hindi kayo makaka-reply kasi walang reply option. Meron daw silang available na watch, smartwatch na available ang reply option sa mga messages, pero pricey na siya, nasa mga 10 to 12,000 na parang na rin
halos bumili ng ano entry level na cellphone. So yun yung gusto kong i-share sa inyo ngayon. At kung kayo ay nag-iisip na bumili ng smartwatch, better that you do your own research din. Marami naman kayong mga information na makikita online. Pagkatapos, saka kayo mag-decide kung anong bibili ninyo, anong brand, anong style, anong features meron. Ang tanong na sulit ba ang magkaroon ng smartwatch? Depende. So kung yung mga features na hinahanap ninyo ay nandoon sa smartwatch at magagarantee naman natin na accurate yung mga measurements, especially kung ang gusto nyo lang naman is i-monitor yung number of steps ninyo per day, conscious kayo sa inyong health at gusto nyo maabot yung 10,000 steps daily, so okay na yun, okay na yung smartwatch. And then of course, yung feature niya na the regular kind of watch na so that you know the time. Tapos meron nga din siyang mga added features na ganito na blood pressure monitor, ECG, blood oxygen, na importanteng-importante ngayon, blood pressure monitor. Kaya nga lang yun, sabi ko nga ang downside, parang hindi naman accurate yung blood pressure monitor nito. But anyway, depende yun sa inyo. So do your own research first. Alamin ninyo kung anong brand yung gusto ninyo, kung anong style, kung anong features. And make sure na tingnan nyo specifically sa mga website, sa product description. Kasi minsan, nothing against the sales representatives. I'm sure required talaga sila na alamin yung mga products nila. Pero marami rin talaga silang mga products na binibenta and yung ibang mga products, hindi nila nabibigyan masyado ng pansin, especially nakatutok sila, for example, sa cellphone, yan, ganyan, and yung mga smartwatches, hindi sila masyadong familiar, so, mas maganda na mag-research na kayo, kasi, minsan, hindi din talaga nila alam. Anyway, yun nga, marami naman tayong information na makukunan online, so, go to the website, the product description, and talk to the seller directly kung bibili kayo online para malaman ninyo kung yung item na bibili ninyo or yung smartwatch na bibili ninyo ay swak dun sa mga features na hinahanap nyo. And then, at the same time, mag-set kayo din ng budget. Kung marami naman kayong budget, walang problema. Meron nga dito, parang I'm not really sure kung Huawei yun na meron silang mga 12 or 13,000 na smartwatch. So, syempre, mas maganda yung mga features nila. But this one, again, the retail price is only 3,999 pesos. So, yun ang isi-share ko sa inyong lahat ngayong araw na ito para sa ating vlog. And hopefully, guys, you stay safe. And until our next video, if you haven't subscribed, please subscribe to this channel.